Good morning, mga kapatid. It's good to be back on air. Hallelujah! Purihin ang Panginoon sa bagong araw na ito na Kanyang ibinigay sa atin. Napakabuti niya sa atin. Napakatapat ng ating Panginoon. Hallelujah! Sa umaga pong ito ay pag-aaralan natin ang ilang bahagi ng kwento ng buhay na kung tawagin sa Biblia ay the man after God's own heart. Tama po kayo. Yan po si King David. Si David ay sa edad na 30 sa panahon ng kanyang kasibulan, kalakasan, kabataan at kagwapuhan ay naging isang hari. Siya ay matalino. At kung ikukumpara sa panahon ngayon sa mga politiko, masasabi natin siya ay action man. Action agad. May takot sa Panginoon, nag-aapoy ang puso para sa Diyos. Isang manunulat, mga awit, musikero, at manunula. Nakaka-inlove, kaya naman di mabilang ang babae sa buhay ni David. Ilan lang po ang nabanggit sa Biblia pero marahil ay marami pang mga babae sa buhay ni David ang hindi na natin nakilala. Nakita ng mga tao na sa panahong iyon na kailangan nila ng isang hari at ang most qualified na candidate sa kanilang paningin ay si David. Siya ay maaring suwak na suwak sa trono noong panahong yon. Siya ay isang mandirigma, napapalibutan ang libong kawal na kasakasama niya sa kanyang mga adventure at sa kanyang mga exploits. Sa kanyang angking tapang at estado sa buhay ay na-inspire ang kanyang mga followers na kahit nga ang kanilang buhay ay kaya nilang isugal, ibigay kay David. Maaring natandaan nyo yung kwento noong si David ay naandun sa kuweba ng Adulam at maraming kalaban ang hindi nalalayo sa kanilang kinalalagyan. At na-express lang naman ni David na gustong-gusto niyang uminom ng matamis at masarap na tubig doon sa may pintuan malapit sa Bethlehem. At ang tatlo sa kanyang kabilang sa kanyang mga pinakamagigiting na kawal ay walang pagdadalawang isip na pumunta sa lugar na yon, hindi alintana na maraming kaaway na maari silang makasagupa. Ganito nila tinitingnan si David at ganito nila sinusunod si David bilang isang hari. Ang kanyang hindi mapapantayan at sunod-sunod na tagumpay ay naging dahilan kung bakit ang kanyang kaharian ay talagang naging matatag. At hindi lang dyan, siya ay nakilala, naging mabango ang kanyang pangalan, famous sa halos lahat ng dako nung panahong yon. At hanggang ngayon nga, ang kanyang kasikatan ay umapot sa ating panahon. Nakilala natin si David. Ngunit gaano man siya pinaka-mighty na ruler sa panahong yon, at kung tawagin nga sa Bible ay the man after God's own heart, ay nagkamali pa rin siya. Siya pa rin ay may nagawang hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Hatiin po natin ang chapter 24 ng 2 Samuel sa tatlong bahagi. Una ay ang naging kasalanan ni David, pangalawa ano ang naging kaparusuhan, at pangatlo ano ang ginawang solusyon. Sa chapter 24 verse 1 hanggang sa mga sumusunod, dumating ang panahong nagalit na muli sa Israel si Yahweh. Ginamit niya si David upang sila'y parusahan. Wika niya, itala mo ang lahat ng mga Israelita at taga-Huda.
Kaya't inutusan ni David si Joab at lahat na namumuno sa hukbo niya. Gawin ninyo ang talaan ng bawat lipi ng Israel mula sa Dan hanggang sa Beersheba at dalhin agad sa akin. Sumagot si Joab, sana'y loobin ni Yahweh na paramihin ng 100 ibayo ang mamamayan at sana'y makita ninyo ang katuparan nito. Bakit pa naman ninyo nanaising italapa ang mga mamamayan? Ngunit iginiit ni David ang kanyang utos, kaya't lumakad sila upang ito'y tubdin. Tumawid sila sa Jordan at nagsimula sila sa pagtatala sa Aroer, tuloy sa lungsod sa gitna ng kapatagan patungong Gad hanggang Jazer. Pagkatapos doon naman sila nagtala sa Galaad, tuloy sa Kades, sa lupain ng mga Heteo at nagtuloy hanggang sa Dan. Mula roon nagpunta sila sa Sidon at nagpatuloy hanggang sa sumapit sila sa nakukutaang lungsod ng Tiro. Nilubot nila ang lahat ng bayan ng mga Hebeo at Kananeo at nagtapos sila sa Beersheba, sa Negev ng Huda. Nagbalik na sila sa Jerusalem pagkatapos ng kanilang pagsisenso. Ang pagtatalang ito'y inabot ng 9 months and 20 days. Iniulat ni Joab na hari ang sa hari ang kabuuan ng lahat ng mga lalaking maaring maglingkod sa hukbo. Sa Israel ay 800,000 at sa Huda naman ay 500,000. Matapos niyang ipatala ang mga tao, inusig siya ng kanyang budhi. Sinabi niya kay Yahweh, nagkasala ako ng malaki sa ginawa kong ito. Patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan. Amen. So, yun po yung kwento ng pagkakasala ni David. Mga kapatid, sa kwentong ito ay pinakita na si David ay naudyokan. Ang sabi sa ating binasa ay, ginamit si David ng Panginoon upang parusahan ang Israel. At ito po ay makikita rin doon sa unang Chronicles 21 verse 1 na ang sinasabi ay ibig guluhin ni Satanas ang Israel kaya inudyokan si David na magsenso. Mga kapatid, ito pong verse na ito ay makikita natin na yung pagsisenso ay ginawa ni David out of wrong motive. Sa panahon noon ay hindi naman masama ang magsenso kasi ito po ay naandun din sa panahon ni Moses na iniutos ng Panginoon kay Moses doon sa Exodo 30 verse 12 na magsensus. At ito ay nangyari with divinely ordained yung pagsisensus na gagawin na yon ni Moses. Pero ito pong kay David ay hindi po. Ito ay sariling pasya lamang ni David. At dahil ang Diyos nga po ay siyang nakakakita ng puso ng tao, ay inalaw pa rin ng Panginoon yung kagustuhan na yun ni David na ang intention ay talagang masubok ang katapatan, masubok ang pagtitiwala ni David sa Panginoon. At napatunayan nga na sa ginawang ito ni David ay meron siyang iba pang pinagtitiwalaan maliban sa Panginoon. Bakit ko po nasabi yan? Kasi po doon sa verse 3, sabi ni Joab ay sumagot siya at sinabi niya na bakit ba magsesensus pa? Ang sabi niya, loloobin, parang ganito ang sinasabi ni Joab, loloobin ng Diyos na paramihin tayo. Kasi diba yan ang pangako naman ng Panginoon doon sa kay Abraham. Ang sabi nga ng Panginoon ay magiging kasing dami o hindi mabilang kasing dami ng buhangin at kasing dami ng bituin ang magiging iyong lahi. At itong pangakong ito ay hanggang sa panahon ni David ay pangako ng Panginoon. Pero itong si David ay nagtangka siya na bilangin yung mga tao. At hindi lang tao ang talagang gustong bilangin dito ni David eh. Doon sa The Living Translation,
sabi doon ni Joab. Joab replied, "Grant that you will live to see the days when there will be 100 times as many in your kingdom as there are now." Sabi pa dito, "You have no right to rejoice in their strength." Dito sa verse na ito ay parang pinapakita ni Joab na nakikita niya ang intensyon ni David. Bakit gustong magkaroon ng census? Gusto ni David na malaman yung number. Sabi sa 2 Samuel 24 verse 2, dito po sa NIV version. "So the king said to Joab and the army commanders with him, 'Go throughout the tribes of Israel from Dan to Beersheba and enroll the fighting men so that I may know how many there are.'" Mga kapatid, ang intensyon ni David sa pagsisensus ay alamin gaano na kalaki o gaano magiging kalaki ang kanyang kawal, gaano magiging kalakas ang kanyang kaharian kapag siya'y may ganito karaming kawal. Mga kapatid, yung tiwala ni David, sa halip na mag-count siya sa Panginoon, sa kanyang tiwala ay nag-count siya sa lakas ng kanyang army. Yung tiwala ni David sa halip na sa Diyos ay naibaling niya sa lakas ng kanyang army. Ang buong Israelita ay pag-aari ng Diyos. Sabi nga po yan sa sinasabi lagi ng Lord diyan kay Moses, "Ako ang inyong Diyos. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto." So, ang Diyos lamang ang may karapatan na magpabilang, magpasensus doon sa kanyang mga nasasakupan. Pero ano itong ginagawa ni David? Pinapabilang niya yung lahat ng tao. At maaring iniisip niya, pag natiyak niya gaano yung bilang ng mga may potensyal na maging sundalo, mas lalakas ang loob niya, mas lalakas ang kanyang kaharian sa halip na ang tiwala ay ibigay niya sa Panginoon. Meron nga pong verse sa awit pa rin. Ito'y matagal ko ng verse na naalala muli ngayon. Awit 20 verse 7, sabi doon, "Some trust in chariots, some in horses, but I will remember the name of the Lord, my God." Mga kapatid, kabaligtaran po ito sa nangyari kay David. Sa halip na magtiwala siya sa pangalan ng Panginoon, sa kayang gawin ng Panginoon, siya ay nagtiwala sa kanyang sandatahan. Chariots ang ibig sabihin ay kapangyarihan at horses ay kalakasan. So, si David ay nagtiwala sa maaring maging kapangyarihan at lakas ng forces na meron siya sa halip na sa Panginoon. Nagtiwala siya sa bilang, sa maaring maging popular siya dahil malaki ang kanyang sandatahan. Isang dahilan para siya ay maging popular at katakutan. Dahil dito ay maaaring mag-increase ang kanyang royal power at pwedeng siya ay maging mayabang, mag-platter siya sa kanyang sarili at may pride. Nagtitiwala siya sa power at sa accomplishment na meron siya, gaano kalaki ang meron siya at yung meron siyang powerful army. Sa halip na mag-humble sa Panginoon, mag-rely sa tulong ng Panginoon na nangangakong hindi naman tayo iiwan at hindi pababayaan. Si David ay nag-seek ng comfort sa kanyang military power. Mga kapatid, sa panahong ito na ating nararanasan, tayo ba ay kagaya ni David na nagre-rely sa ating sariling lakas,
sariling karunungan, sariling kakayahan, sariling accomplishment, sa trabaho na meron tayo, sa lakas pisikal na meron tayo, sa karunungan, sa estado sa buhay na meron tayo. Mga kapatid, yan po ang naging kasalanan ni David. Instead of counting on God, he count on men, sa lakas na meron ang kanyang kawal. At ito ay naging isang malaking pagkakasala sa harapan ng Panginoon. So, ang yung part 2 naman ay yung ano ang naging parusa sa kasalanan ni David. Makikita po natin ito sa mula sa verse 11. Kinaumagahan, pagkagising ni David, sa utos ni Yahweh ay pumunta sa kanya si Propeta Gad. Sinabi nito kay David, ito po ang ipinapasabi sa inyo ni Yahweh. Mamili ka kung alin sa tatlong parusang ito ang ibig mong gawin ko sa iyo. Tatlong taong tagutom sa iyong lupain, tatlong buwang pag-uusik ng iyong mga kaaway, o tatlong araw na salot. Alin ang gusto ninyo para masabi ko sa nagsugo sa akin? Sumagot si David, hirap na hirap ang aking kalooban sa nangyaring ito. Yamang mahabagin si Yahweh, ang pipiliin ko'y ang tuwirang parusa niya kaysa ako'y mahulog pa sa kamay ng mga tao. Kaya't si Yahweh ay nagpadala ng salot sa Israel. Ano pat mula sa Dan hanggang Beersheba, 70,000 na tao ang namatay. Nangyari ito mula ng umagang iyon hanggang sa taning ng panahon. Nang iunat ng anghel ang kanyang kamay upang puksain ang mga taga-Jerusalem, sinaway siya ni Yahweh. Nagbago ang pasya nito at sinabi, tama na, huwag mo nang ituloy. Ang anghel ni Yahweh ay nakatayo noon sa giika ni Arauna, isang Jebuseo. Mga kapatid, ano ang parusa sa kasalanan ni David? Dumating po yung salot. Kasi po, kung babalikan natin yung Exodus 30 verse 12, ang sabi doon ng Panginoon kay Moses, pagkuha mo ng senso ng mga Israelita, bawat isa'y hihingan mo ng pantubos sa kanilang buhay. Ihandog nila ito sa akin upang walang kapahamakang umabot sa kanila habang ginagawa ang senso. Yung pong kapahamakang tinutukoy dito ay yun nga pong salot na nangyari dito sa panahon ni David. Dahil unauthorized yung pagsisenso niya, ginawa niya lang ito hindi sa utos ng Panginoon, may kaakibat pong salot. At nangyari nga sa salot na ito ay 70,000 na katao ang namatay. At simula pa lang noong sabihin ni David o na-report na ni Joab yung mga nabilang, ay nakonsensya na agad si David. Alam nyo, ito talaga ang isa sa magandang katangian ni David. Madali siyang makarealize ng kanyang kasalanan. Madali siyang makabalik sa Panginoon. Nakita niya agad yung nagawa niyang pagkakamali. Kaya't nung dumating itong si God, GAD, para ibigay o pamiliin si David kung ano yung nais niyang kaparusahan, tatlong taong gutom, tatlong buwan na pag-uusik ng kaaway, tatlong araw na salot, ay pinili niya yung tatlong araw na salot kasi sa kaisipan ni David ay yung naunang dalawang parusa ay tao ang kakaharapin niya doon eh. At maaring mahabag pa yung tao sa kanya. O halimbawa, yung tatlong taong tagutom, pwede pa naman na maraming mga nasyon ang tumulong sa kanila. So parang wala pa rin ang eksena ng Diyos doon sa sitwasyong yon. At sa tatlong buwang pag-uusig ng kaaway, maaring
sila ay nasa mercy ng kaaway nila. So kung ang kaaway ay malupit, malupit ang gagawin sa kanila, kalupitan. Pero kung maka-encounter sila ng medyo mabait na kaaway, hindi naman sila masyadong mahihirapan. So naandun pa rin ang maaring dependence sa tao. At ito na nga yung pagkakamali ni David, yung magdepende sa lakas at sa karunungan. Kaya hindi niya pinili ang dalawang salot na ito. Ang pinili niya ay ang dalawang parusang ito. Ang pinili niya ay yung tatlong araw na salot, sapagkat alam niya na sa Diyos lang siya makakasumpong din ng tulong sa ganitong panahon. Makikita natin sa chapter 18 ng Psalms, verse 30. Sabi doon, "As for God, His ways are perfect." Nasa kaisipan ni David na alam ng Diyos ang kanyang gagawin. Ang Diyos ay mahabagin, pwedeng pagkatiwalaan ng Panginoon. So kahit magbigay siya ng tatlong araw na salot, alam na alam at kilalang kilala ni David na ang Panginoong Diyos ay mahabagin. And true enough, pagkatapos nga na 70,000 ang namatay, ay nung iuunat na ng anghel ang kanyang kamay at pupok sa ina ang taga-Jerusalem, ay sinaway sila ng Panginoon. At ang sabi ng Diyos ay, tama na, masapat na yon. Nakita na niya yung puso ni David na nagbabalik loob, na talagang sa kanya muli itinutuon ang pagtitiwala. At dahil hindi rin natapos doon, so nagpadala ang Panginoon ng magsasalita muli kay David at sinabi, ano ang pwedeng maging solusyon sa ganyang kalagayan o paano matatapos ang salot na yan. Basahin po natin sa mula sa verse 18. Ito na yung solusyon. Nang araw rin yon, lumapit si God kay David at sinabi, "Gumawa kayo ng dambana para kay Yahweh sa giika ni Arauna." Sinunod ni David ang utos ni Yahweh. Nang makita ni Arauna na dumarating ang hari kasama ang kanyang mga lingkod, sumalubong siya at nagpatira pa sa harapan niyon. Ano po kaya ang pakay ng kanyang kamahalan at dumalaw sa inyong abang lingkod? Tanong ni Arauna. Sumagot si David, "Bibilhin ko ang iyong giikan para pagtayuan ang dambana ni Yahweh upang mahinto ang salot." Mga kapatid, ito ang sagot. Magtatayo si David ng dambana para kay Yahweh upang mahinto ang salot. Verse 22, "Hindi na po kailangan bilhin ito. Gamitin na po ninyo sa paghahandog. Tugon naman ni Arauna." Sinabi pa niya, "Mayroon po ako mga toro dito. Ito na po ang inyong ihandog. Ang paragos po namang ito at ang pamatok ay gawin na ninyong panggatong." Nang maibigay niya ang lahat ng ito, ay idinugtong pa niya, "Maging kalugod-lugod nawa ang inyong handog kay Yahweh na inyong Diyos." Ngunit sinabi ng hari, "Sapagkat hindi ako naghahandog kay Yahweh ng walang puhunan, kaya't binayaran ni David ang giikang iyon at ang toro sa halagang 50 siklong pilak. Gumawa nga siya ng dambana at nagdalaroon ng handog na susunugin at handog pang kapayapaan. Ang dalangin ni David para sa bansa ay dininig ni Yahweh at tumigil na ang salot." Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Mga kapatid, sa pagbabalik ng tiwala ni David sa Panginoon ay nagsik siya ng paraan para matigil na yung salot. At ito nga si God ang nagsabi sa kanya na kailangang magtayo siya ng dambana, maghandog sa Panginoon. Ito ang solusyon para, kumbaga sa panahon natin ngayon, ito yung gamot sa COVID. Ito ang solusyon sa karamdaman ng salot ng Israel, ang pagtatayo ng dambana ni David. Mga kapatid, ano ba ang dambana?
Ito ba ay, o ano ba ang altar? Ito ba ay lugar lang kung saan tayo ay nagsasama-sama, nananalangin, na umaawit, nagpupuri sa Panginoon, nagbabasa ng kanyang salita? Ito lang ba ang dambana? Mga kapatid, nakita ko po dito na ang tunay na dambana ay hindi lang physical na altar. Ito ay lugar kung saan ang ating Diyos ay nagiging tunay na Diyos ng ating mga buhay. Kung saan sa panahon ng ating buhay, ang ating buong tiwala, ang ating buong puso, buong isip ay nakatuon at nagre-rely sa ating Panginoon. Ang dambana ay isang lugar kung saan sa ating mga buhay ay hindi na ang ating sariling kalakasan, hindi na ang ating sariling karunungan, hindi na ang ating mga sariling accomplishment ang ating pinanghahawakan. Ang dambana ay isang lugar na kung saan sa kalalimlaliman ng ating mga puso ay doon natin na e-enthrone ang ating Panginoon, na alam natin sa ating mga puso na wala tayong ibang Diyos maliban sa Panginoon, na anumang sitwasyon ng ating buhay, ang ating buong tiwala ay nasa ating Panginoon. Mga kapatid, sa ganitong attitude lang natin maipapakita na tunay na nakakapag-establish tayo ng altar sa ating buhay. Dito lang natin masasabi na tunay na si Jesus ay ang ating Panginoon ay naidadambana natin sa ating mga buhay. Na hindi na tayo nagre-rely sa ating sariling kakayahan, karunungan, kalakasan, o maaring posisyon sa buhay. Sa ganitong paraan lang, darating ang healing, darating ang deliverance, darating ang tulong at biyaya ng Panginoon sa panahon ng ating pagpapakumbaba, sa panahon ng pag-amin na wala naman talaga tayong magagawa sa ating mga sariling karunungan, sa ating mga sariling kalakasan, na lahat nang meron tayo, lahat ng kung sino tayo, dahil lang ito sa Panginoon. Mga kapatid, sa umagang ito ay nawa magkaroon tayo ng realization. Ano ba talaga yung dambana? Bakit ba tayo nagsisikap na makapagtayo ng altar sa ating mga personal na buhay, sa ating family? Bakit ba kailangan ng altar? Kasi po ang altar ay lugar kung saan ang Diyos ay tunay na nagiging Diyos. Ang altar at ang dambana ay lugar kung saan ang Panginoon ay namamagnify, hindi lang sa ating salita, hindi lang sa effort ng araw-araw na pakikinig sa morning devotion. May malalim na
kahulugan, mga kapatid, ang Dambana. Huwag nawa tayong maging kagaya ni David na sa gitna ng lahat ng accomplishment na aking nabanggit nung pinapakilala ko siya kanina, ay namali pa rin siya. Sandaling napafocus siya na mas comforted siya sa lakas ng kanyang army kesa sa presence ng Lord na sinasabi niyang refuge niya, fortress niya. Pero dumating din siya sa panahon na nawala yung focus niya sa malaking Diyos na tinutukoy niya. Mas nag-focus siya sa kalakihan ng kanyang army. Mga kapatid, ang Diyos lang talaga ang tunay na source ng lahat sa ating buhay. Sa Kanya lang tayo secure. Sa Kanya lang tayo magiging complete. Kaya patuloy nating isip, mga kapatid, na gawin at itanghal, idambana ang Panginoon sa ating mga buhay, sa ating mga family, sa ating iglesia. Walang ibang dapat na maidambana. Walang ibang dapat na mailuklok doon sa trono maliban sa ating Diyos na buhay, sapagkat Siya lamang ang Diyos na mahabagin. Nakita natin doon sa istorya kung paanong sa panahon ng pagpaparusa ng Panginoon sa Israel dahil sa ginawa ni David, na naig pa rin yung compassion ng ating Panginoon, na naig pa rin yung kanyang pag-ibig sa kanyang bayan. Mga kapatid, ganyan, napakabuti ang Panginoon, kahit karapat dapat siya na maidambana talaga sa ating buhay. Sa ginawa ni David ay sabi ni Araw na, "Mahal na hari, bigay ko na sa'yo, libre na lahat yan. Yung pamatok, yung araro, yung mga toro, sa'yo na lahat yan. Para makapaghandog ka." Pero anong sabi ni David? "Hindi ako naghahandog ng hindi ko binabayaran." Sa English, ang sabi dyan eh, "I will not give anything that cost me nothing." Lahat, sabi ni David, lahat ng binibigay ko sa Panginoon, may bagay yan. Kumbaga, may kasama yung sakit, may ramdam yan, lahat ng paghahandog ni David. Mga kapatid, yan ang dinidesire sa atin ng Panginoon. Hindi naman talaga rin madali na mamuhay ng ganoon. Full of faith, hindi madali yan. Hindi madaling talagang yung buong focus mo, buong dependence mo inasa Panginoon. Kapag may mga mas pangit na sitwasyon, nag-waver tayo. At kahit nga minsan, kagaya ng nangyari kay David sa panahon ng kanyang maayos na sitwasyon naman, na wala yung focus niya sa Panginoon. Pero meron talagang cost na binabayaran para maidambana natin ang Panginoon sa ating buhay, para mailuklok talaga siya. Merong cost na babayaran tayo. Kaya mga kapatid, yan po ang sinasabi sa atin ngayon ng Panginoon. Idambana natin siya sa ating mga buhay. Palakasin pa natin ang ating ugnayan, relasyon sa Panginoon. Mula sa ating buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas, ibigay natin yan sa Panginoon. Makita ng Diyos ng ating buong tiwala ay ibinibigay natin sa Kanya. Salamat sa Panginoon sa Kanyang mga salita. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Manalangin na po tayo, mga kapatid.
panalangin po natin yung mensahe sa umagang ito na talagang makabaling muli tayo sa Panginoon. Maidambana natin siya sa ating mga buhay. Hallelujah, Lord. O Panginoon, purihin ka, O Diyos, sa umagang ito, O Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, na Ikaw talaga ang aming Diyos na mahabagin. Sa panahon na kami ay nagkakamali, sa panahon na nawawala yung tiwala namin sa iyo, na ibabaling namin sa ibang mga bagay, Ikaw ay patuloy na nagmamahal sa amin. Hindi mo kami pinaparusahan, Panginoon, ng naaayon sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, tunay ang mga salita mo na nagsasabi, Lord, na You are abounding in love, O Lord God. You are slow to anger, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos. Panginoon, panalangin po namin na talagang kami simula sa araw na ito ay yung aming buong dependence ay maibigay po namin sa iyo, Panginoon. Maging very mindful kami at aware sa presensya mo, sa leading mo, Panginoon. Huwag kaming malihis sa mga sinasabi mo, O Diyos. Huwag kaming gumawa ng ayon lamang sa aming sariling kalakasan, ayon lamang sa aming kakayahan, Panginoon. Isinasubmit po namin sa iyo ang aming mga self-will, O God. Talagang pangunahan mo kami, Panginoon. Sa aming mga kahinaan, O Diyos, palakasin mo po kami, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang maging sentro ng aming buhay. Huwag kami maging ignorant, Panginoon, sa presensya mo. Sapagkat ang sabi mo, Panginoon, hindi mo kami iiwanan. Hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Tulungan mo kaming laging magtiwala sa iyo, O God. Lahat, Panginoon, ng bagay concerning ourselves, Panginoon, our family, Panginoon, our church, our nation, O God, tulungan mo na sa iyo namin ipagkatiwala, Panginoon. Tulungan mo nga po kami na makabreakthrough sa presensya mo, Panginoon. Maging grateful kami lagi sa iyo. To seek you always, to seek for direction, Panginoon, O Lord God. Magkaroon kami ng buhay, Panginoon, na a love commitment sa iyo, a life committed to you, Panginoon, at sa iyong presensya, O God. Panalangin po namin, O God, na magkaroon kami ng talagang laging bukas na spiritual na mga mata, spiritual na pandinig, Panginoon, at spiritual na puso, O Lord God, upang makita namin, marinig, maunawaan, Panginoon, ang bawat nais mong sabihin sa amin, O Lord God. Lalo na sa panahon na meron kami mga sitwasyon, Panginoon, ibaling mo lagi, lalo ang aming puso sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kaming makapag-develop pa ng hunger and thirst sa iyo, Panginoon. Aming winawasak ang spirit of complacency, ang spirit of lukewarmness, ang aming self-will, sinusurrender namin sa iyo, Panginoon. Ang spirit of self-centeredness, O Lord God. Ang aming mga permissive will, Panginoon, O Lord God. In the name of Jesus, Panginoon. Tulungan mo kami magkaroon ng repentant heart, Panginoon, kagaya ni David, O Lord God. Whenever, Panginoon, kami nagkakasala, lagyan mo kami ng ganyang madaling mag-account sa iyo, Panginoon, O Lord God. Sapagkat ang mercy mo, Panginoon, ay laging nakahanda para sa amin. Ang kahabagan mo, ang awa mo, Panginoon, ay lagi mong inilalaan para sa amin, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, at sa bawat pagkakasala namin, lagi kang ready na kami ay patawarin, Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus. Marami pong salamat. Dalangin namin talaga, maidambana ka namin sa aming mga buhay. Maidambana ka namin, Panginoon, sa aming mga puso, O Lord God. Sa pinakamalalim na bahagi ng aming buhay, Panginoon, manahan ka, Panginoon, O Diyos. Hindi lang mga physical na altar, hindi lang yung pagsasama-sama namin na pagbabasa, pananalangin, Panginoon.
There is more, Panginoon, O Lord God. Nais mo pa na dalhin kami talaga sa malalim na pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Malalim na pagsamba, malalim na commitment sa iyo, Panginoon. Malalim na ugnayan sa iyo, O Diyos. Mangyari yan sa bawat isang mga anak mo sa JGIA, Panginoon, O God. In the name of Jesus, Panginoon. Lalo na sa panahong ito, O Lord God, ng pandemic sa aming bansa. Bring us, Panginoon, into a deeper level, O Diyos, ng pagdadambana sa iyo, ng pagpapahaya kung sino ka, Panginoon, hindi lang sa aming salita, kundi sa aming gawa, sa aming puso, sa aming buong pagkatao, Panginoon. Mailagay ka namin, mailoklok ka namin sa pedestal ng karapat-dapat na para sa iyo isang hari, Panginoon, na may control ng lahat ng bagay, isang Diyos na saan walang mahirap, Panginoon, sa iyo. Purihin ka, aming Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na lagi maging malinaw sa aming puso't isipan na ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Panginoon, Lord God. There is no God beside you, Panginoon, kagaya ng sabi sa mga Israelita, Lord. Hear, O Israel, the Lord, our God, is one God. Walang ibang Diyos na maliban sa iyo, Panginoon. Lord, kahit karapat-dapat ka namin ibigin ng aming buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa, Panginoon. Tanggalin mo ang lahat, O Diyos, ng umaagaw, Panginoon, sa pwesto mo sa aming mga buhay. Ibalik mo po kami, Panginoon, O Lord God, na ikaw ang nakikita lamang namin, na karapat-dapat na pahalagahan ang higit-higit sa lahat sa aming mga buhay. Panginoon, ibalik mo kami sa aming taimtim na pananalangin, O God. Ibalik mo kami, Panginoon, sa malalim na communion sa iyo, pakikipag-ugnayan sa iyo, sa aming personal, sa aming family, sa church, sa ating bansa, Panginoon. Tulungan mo kami, O Lord God, na ikaw lamang ang pagkatiwalaan sa lahat ng iyan, sapagkat concern ka sa aming mga concern, Panginoon, O Lord God. Marami pong salamat, Panginoon, O Lord God. Patuloy mo kaming turuan sa mga darating pang araw paano ka maidambana sa aming mga buhay. Salamat, salamat po, Panginoon. In the name of Jesus. Amen, O Lord God. Purihin ka, Panginoon. Sige po, mga kapatid. Marami pang pagkakataon, oras para tayo patuloy na manalangin. Panalangin natin ang ating iglesia, ang ating bansa. Salamat, Panginoon, O Lord God. Dinadalangin namin ang aming church, ang aming bansa, na talagang ikaw nga po ang maging sentro, Panginoon. Maidambana ka sa aming iglesia, Lord. Ikaw ang kalooban mo, ang masunod. Ang salita mo, ang patuloy na maging authority over us, O Lord God, sa aming iglesia. In the name of Jesus, tulungan mo kami na mga anak mo sa JGIA na talagang ang salita mo ay aming patuloy na bulay-bulayin. Hanapin ka, makilala ka, patuloy kang kilalanin sa iyong mga salita, Panginoon. Maipamuhay ang mga salita mo sa aming buhay iglesia, Panginoon, sa aming mga cell groups, O Lord God, sa bawat ministry na meron kami, Panginoon, sa ginagawa naming patuloy na pagbo-broadcast, O Lord God, patuloy na paglalim sa pananampalataya at pananalangin, O Lord God, ikaw ang maging Diyos, ikaw ang maging sentro ng lahat ng ito, ikaw ang maparangalan, Panginoon, sa lahat po ng aming mga ginagawa. Pagpalain mo ang aming mga leaders, Panginoon. Dalahin ko, Lord, ang wisdom na nagmumula sa iyo ay patuloy na kanilang tanggapin, Panginoon, O God. Huwag silang magtiwala sa sariling kakayahan, kalakasan,
Tulungan mo sila. I-renew mo sila daily sa kanilang mga strength, Panginoon. I-renew mo daily, Panginoon, ang kanilang mga commitments sa iyo, Panginoon. Make them the leader that you wanted them to be, Panginoon, O Lord God. Pagpalain mo sila higit pa sa mga pagpapala, Panginoon, na ipinagkaloob mo kay Haring David sa kanyang panahon ng pamamahala, Panginoon. Salamat po, O God, maging sa aming bansa, pinapanalangin namin sa iyo ang aming Pangulo, ang lahat ng namumuno, government officials, sa lahat ng tanggapan ng aming bansa. Pagpalain mo nga po, Lord, panalangin namin sa bawat tanggapan ng aming bansa, Panginoon, ay maidambana ka. Magkaroon ng lugar kung saan, Panginoon, ikaw ang magiging Panginoon, ikaw ang mahayag na Diyos na pinagkukunan nila ng tulong, Panginoon. Tinatakbuhan sa panahon ng may mga problema ang aming bansa. Pinagtitiwalaan ng direksyon, Panginoon, para mailid ang aming bansa sa tunay na nais mong mangyari, O Lord God. Tulungan mong aming Pangulo, Panginoong, magdepende sa iyo, O God. Tulungan mo siya to seek you, O Lord God. Not sa kanyang karunungan at kalakasan, kundi sa karunungan at kalakasan na ibinibigay mo sa kanya, ipangunahan niya ang aming bansa, Panginoon, O Lord God, hanggang aming bansa ay tuluyang gumaling, Panginoon, sa pandemic na ito na aming nararanasan. Panalangin namin talaga na ang aming bansa ay makapagtayo ng mga altar, Lord. Pinapatupad namin, Lord, yung houses of praise, houses of prayer sa aming bansa. Mangyari yan, Panginoon, na ikaw ang ma-enthrone sa lahat ng ito, ma-encourage ang buong mamamayang Pilipino, Panginoon, O Lord God, na sa panahong ito, O God, ay makasamba, makapuri, makakilala pa sa iyo, malaman pa mga salita mo, Panginoon, sa bawat tahanan, O Lord God, ay magkaroon ng mga pagkakataon, O Lord God, na ikaw ay pag-uusapan, ikaw ay ihahayag, ikaw ay itataas, ikaw ay mamamagnify, Panginoon, sa bawat mga tahanang Pilipino, O Lord God, in the name of Jesus, Panginoon. And Lord, we declare, Panginoon, your healing to come to our nation, Panginoon, O Lord God. O Lord, pawiin mo ang galit mo sa aming bansa. Mahabag ka sa aming bansa kung paano ka nahabag sa Israel, Panginoon. Nung dumating ang salot, ikaw ay nahabag at pinatigil mo ng salot. Mangyari yan sa aming bansa, Panginoon, na sa iyong kahabagan, Panginoon, O Lord God, at sa patuloy na pananalangin ng iyong bayan, Panginoon, ay dumating na nga po ang kagalingan sa aming bansa. Tulungan mo kami bilang mga mamamayang Pilipino at bilang mga Kristiyano, Panginoon, na gawin nga po ang aming bahagi, O Lord God, at yung cost na dapat naming bayaran, Panginoon, para sa kagalingan ng aming bansa, O Diyos, ay maibigay nga po namin, Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, salamat sa gagawin mong kagalingan, pagpapalaya, Panginoon, pag-restore sa aming bansa as a whole, O Lord God, in the name of Jesus, Panginoon. Lord, salamat po sa umagang ito. Pagpalain mo ang bawat isa kong mga kapatid na nakinig, sumabay sa pananalangin, Panginoon. Hallelujah! Sa'yo lamang ang papuri, ikaw ang kinikilala naming Diyos at Hari ng aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, salamat po. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. God bless you po, mga kapatid. Shalom. Oh, I will build my life upon